Gusto ko na mo Miss ko na kaya. Uwi na I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. What is up, mga mom? So, it's another day and another video with me, Jose Poy. So, nandito po ako ngayon para maglabas ang pagkamis ko sa Pilipinas, no? Siyempre, nakakamis sa mga gantong panahon na COVID, diba? Gusto mo sana umuwi, may plano ako umuwi, pero hindi ka makauwi. Okay lang ba maglabas sa inyo? Yung mga bagay-bagay. Mas ko na yun eh. Ramdam mo ba yun? Kasi kahit may bakasyon kami, yearly, let's say 1 month maximum, yung 1 month na bakasyon namin, nakaupo! Ang bilis lang. Parang naka-fast forward. Hinintay namin na matagal, pero ang bilis lang pag nag-bakasyon pa. Parang bumikit ka lang, maya-maya lang, o pabalik ka na ulit sa Dubai. Ketsa ba yun? Sana MU tayo dyan, diba? Anyway, ito yung mga listahan ko ng mga namimiss ko. So, let's go! Unang-una sa listahan. Yan! Siyempre, basketball. Given na to. Siyempre, addict din tayo maglaro ng basketball. At every time kasi, pag nandiyan ka sa Pilipinas, pwede ka maglaro eh, diba? Ang daming court dyan. Unless, doon sa court nyo, mayroong ginagawa. Naka-park yung kotse. Paano nga naman maglaro kung marami naka-park, diba? Ang sarap din kasi syempre dumayo pagka nandiyan ka. Kahit na RC lang paglalabanan nyo, di ba? Iba din kasi yung level of ng competition pag nandiyan ka sa Pilipinas. Ang maraming mabibilis, maraming bata. Dito medyo, alam mo nyo, moron trabaho talaga yung mga tao dito saka para exercise na lang nila yung mga basketballs. Masarap din dumayo. Masarap din yung feeling na nasa liga kayo or kaya nasa barangay yung laro nyo, di ba? Nakakamiss yung mga ganyan. Anyway, shoutout nga pala sa mga SJT boys dyan, sa mga SJT Bergs. Sana mga paglaro ulit tayo ng basketball. Yan, dayo tayo dyan ulit. Kasi syempre yung basketball court natin dyan, fighting lap na ngayon. Tapos, mga muscle bears, sana meron ba tayong time para magkita-kita at maglaro tayo. Okay, let's jump to the next one. Pandesal. Nakakamiss yung pandesal na yan. Lalo na yung pandesal nila, Majid. Yan, sa Glorious Bakery namin binibili. Lagi yan. So, kung gusto nyo bumili ng pandesal, eto, nandito. Tingnan nyo. Nandyan lang yung standang Sora. Yan, shoutout nga pala sa mga Laurel family. Kaya binibili na mga suki sa tindahan ng Glorious Bakery. Tapos yung taho. Syempre, nakakamiss yung taho. Yung palang yung sigaw ni Kuya Taho. No? Yung mga taho. Taho! Kaya matik na yan pag uwi ko, bibili ako ng taho. Marinig ko lang yung sigaw mo kuya. Matik, nalabas na ako. Next is, mangga. Legit na mangga. Alam mo bakit? Kasi yung mga mangga dito, bitin yung lasa ng tamis nila. Hindi sila yung katulad ng mangga sa atin or mangga dyan sa Pilipinas. Ha? Matamis talaga pagka, alam mo yung matamis? Kasi, basta, iba yung mangga dito, promise. Bitin yung lasa. Kasi, dilaw siya. Kahit nagaling India, dilaw siya. Pero kasi sa atin, yung Indian mango, green. Dito, yung Indian mango, yellow. Diba? Kasi yung galing talagang India. Yung sa ating Indian mango pero galing Pinas, di ba? Di rin kasi natatapat yung season ng mangga sa uwi ko. Kasi usually, di ba? Ang season ng mangga is, ang alam ko is, March hanggang June. Tapos yung uwi ko, September. So good luck, nakabili ako ng mangga, di ba? Next is yung mga dirty food o kaya yung mga pagkain, paglabas mo ng bahay, ang dami mong pagpipilian. Yung halo-halo, banana cook, yung siomay, burger, calamares, putlong, di ba? Ang dami. Ang dami mong pagpipilian ng mapagmemeryendahan. Kaya nakakamiss yung mga pagkain dyan, di ba? Ang dami. Tapos, ang sarap din kumain o magmeryenda pagkatapos mo maglaro ng basketball. Tapos pagkatapos ng basketball, alam mo na kung anong kasunod usually, inuman. Magkakayaan ng inuman o kaya gigino ko eh. Yung mga nakakamiss kasi dyan sa Pinas, dami mong option. Pwede ka sa bahay-bahay lang. Pwede ka sa stage. Sa court. Kaya kung gigimik ka, nandyan yung tibag. Malapit lang sa amin. Next up is ito. Ito talaga namimiss ko. Marami talaga akong namiss dito. Mga celebrations. Like wedding celebrations, birthday celebrations, yung mga yan. Andyan din yung mga anniversaries, yung mga monthsaries, diba? Yung mga sana, mga dates.
na dapat sineselebrate, pero yun nga, namimiss. Nakakatipid na pan-date, pero sayang eh, sayang. Hindi mo na mababalikan yun eh, di ba? Yung time na yun. Andyan din yung mga weddings na naibigan natin dyan, o kaya mga kamag-anak, na kahit na gusto kong pumunta at ma-witness yung kasal nila, wala. Wala akong magawa. Ang hirap kasi, ang hirap umuwi, hindi siya basta-basta, promise. Sana, may mga abutan pa ako magpapakasal dyan. And then, andyan din syempre yung holidays. Most especially yung Christmas and New Year celebration. Yan yung mga nakakamiss na sana, sama mo yung family mo, diba? Kasi, ibang level talaga pagka nag-celebrate ka ng Pasko, Pilipinas. Unlike pag nandito, nag-celebrate din kami ng, syempre, ng Pasko at saka New Year. Pero, wala eh. Iba pa rin talaga pagka pamilya mo, kasama mo. Ibang level, diba? Ibang level talaga. Masarap din yung feeling nung nag-exchange gifts kayo. Ang dami mong pagbibigan eh. Kasi pagka nandiyan sa Pilipinas, parang sarap mag-pack ng mga regalo. Then, bigay-bigay mo sa mga kamag-anak mo. Kahit small token lang eh. Sarap ng feeling na makita mo na angiti yung pagbibigyan mo. Kahit ang liit lang na bagay, kahit nasabi mong cup mug lang yan, o kaya keychain lang. Tapos marami rin syempre yung mga nangangaruling, yung mga nakakamiss dyan eh. Wala namang mga ngaruling dito. And then syempre, nakakamiss yung bonding with Mrs., family, and syempre sa inyo mga friends ko, diba? Yung mga namimiss ko sa Pilipinas. Mga tawanan, mga walang katapusang kwentuhan, tambayan, nakakamiss. Kahit agad ko na namana, babalik rin. Hope you like this video, mga mom, sir. And if you have any suggestions na pwede natin gawan ng mga video dyan, please comment down below. Babasahin ko yan. And if you're new here, please don't forget to like, share, and subscribe. Peace out. Babush!